pupunta kami today na ano, Pagbilao, Quezon. We're gonna visit Isla Chica Eco Resort kasi wala lang. Pinutodo na namin yung lambyerda namin. We're also gonna do a little bit of beach camping. We're gonna stay at one of their rooms kasi feeling ko masyadong kagarda versosa din kami from biyahe from Legazpi to Pagbilao, Quezon. And at the same time, pag Sunday daw kasi wala silang ano, car camping. So Monday to Thursday lang daw yung car camping nila. Kaya we just opted to get a room. Pero we're still gonna try to do a picnic ano setup even on a Sunday. Kasi nakiusap kami, parang pwede naman. It seems like today naman, Sunday, nag-uwi na yung mga tao since Sunday nga. So, yeah. Meron ang excited. Chewy boy! Ang ating dalawang bagets, ang ating batang ama. Aray ko, siningohan to. Sometimes naniningan si Chewy eh. Pero pong sinag ng araw, may pinagbibigyan po today for today's video. Tanto pa rin si Sir Don. Kanina sobrang cloudy. Nasa ano na ako, acceptance stage na ako na hindi na tayo makakita ng araw. According sa AccuWeather, the entire day will be cloudy and rain during certain hours. So yun, sobrang unexpected to. Charisus, pagdating sa campsite, umuulan. Rar. Ay no, Inday. Inday, wait lang. Malapit na tayo, my love. Konti na lang. Nag-iinarte na si Inday. Gusto na lumabas. So, we're almost there. One more minute, Inday. Wait lang. So, dito pala ang information. Information kinemer. Ayan. Dito daw kami sa Blue House. Magsistay. Parang ang laki. Ayun. So we're just gonna drop off some of our things here bago kami magpunta ng ano, picnic mode. Dito kami sa Blue House. Yan. Oh, tama si Inday. Laki na ka. Oo nga eh. Fresh from Bicolandia. Palabasin muna natin sila saglit. No. Matutulog muna. Ayan na, Chewy boy! Wiwi na. Wiwi po po muna. Bago pumasok. Yay! Diyan lang kayo. Outside! Outside! Sige. Good boy! Come here! Ang spray niya lang, nandito lang. Sa oo. Nasa ano din. Sige, may dalawa si Kimi lumakad. Sabi niya, ayoko sa damo! Ayoko sa damo! Tignan mo yung lakad ni Kimi. Bad trip. Si Chewy boy, oh. Hello friend. Hello friend. Hi friend. Good girl, Kimi. Napilitang magwiwi. Oy, alangay na naman ang CR ni Inday, oh. Ang lawak na naman ang CR ni Bakalitang baby girl, oh. Lola, pupi ka na. Sige, Inday. Kaya ba today? Kaya today, Inday? Si Inday, oh, 2 years umikot. Ay! Success! Ay, hindi pa rin. Plus 2 years more. Ayan. Good girl, Inday. From here. Dito kami magsistay sa Blue House. And, ito yung meron sa loob. There are several rooms dito. And I guess these are common areas. Pero as of right now, kami lang yung nagsistay dito. So, technically, sa amin ang Blue House. So, dalawa. Well, toilet and bath. Well, ito yung shower area. Tapos yung isa yung toilet. Tapos, you have things that you can put here. Ito yung wash area nila. Na pinuno namin ng gamit namin. Syempre, may pasalamin. And, dito sa loob. There's a bed. I'm not sure if this is for another person ulit, pero it kind of looks like ano, sala lang. Ayan. Tapos ito yung lugar. Ayan na. May pa
may pa-couch dito, may double deck dito, may couch din uli dito. This is where we're staying. Ito yon, may electric fan, may aircon, clean, and very decent. This is a pet-friendly campsite or resort. And they can stay inside the rooms as long as they always wear diapers. So, kailangan malinis, di ba? We are responsible pet owners. Ito, ang mga bebes na kapila. Siyempre, si Inday. Si Inday. Matyagang nag-iintay. Sa kanyang turn. Si Kimmy, tapos na. Kimmy, bubu. Hi! Hindi ko pa tapos ang room tour or ang house tour. So, dito naman. Paglabas dito, meron kayong instant tambayan. O, diba? Maybe! Diba? Tapos, the beach is just over there. Konting kembot lang. Currently, it's raining. It is completely fine with us. Kasi, we really wanted to drop by here para medyo may konting pahinga. Yan, may stopover kami. We're gonna stay here overnight. Pero we're gonna go over there sa may car camping area. Hindi ko alam exactly kung saan. Just to have a quick, parang picnic setup lang. Badla dun. So, yeah. So, sobrang bait ang staff dito. Pwede ka magpabili. They would assist you with your things. Ito ang gusto kong gawing norm. Every single time that we go to a campsite, we're gonna do a quick speed test. Pero, we're gonna another speed test when we're at the beach. Kasi, baka mamaya, kahit iisang campsite, basta pag certain area, sobrang baba or sobrang taas ng ng download and upload speed. So, certain areas mukhang magaganda ang mga parang signal. So, dito sa blue house, yung signal is it's trying upload speed, come on. Oh my gosh, ano nangyayari? Balikan natin yan yung sa globe din. So let's run a speed test din using globe gel. Ayan, so ang smart, ang results niya ay ang tumataginting 2 Mbps in 0.04 upload speed. I'm not sure if this is enough for people who work from home. But again, we're gonna try mag-run ng speed test ulit sa may beach kasi the signal could be a lot better. Hala, nawala na yung signal ng globe. Sumuko na siya. Napagod na siya. Ayun, napagod na siya. Pagod na mi girl. Ekis. So let's try this again later sa may beach. Okay, so from the blue house, sa likod kami dumaan, and we're gonna go to the car camping area. Blue house, beachfront. Hello everyone, we are back with another video, and for today's vlog, we are at Isla Chica Eco Resort here in Quezon. Hindi ko alam exactly kung saan sa Quezon, but yeah, so most likely I've already uploaded our Albay Mayon camping Bicol trip. We decided na when going back to Manila, we're just gonna go ahead and have a quick stopover dito sa Isla Chica. It's only 1 hour off route
from our, you know, destination sa Manila. So, yeah. And today is a gloomy, cloudy, rainy day. So, we didn't really expect the, you know, the beach to look super stunning. But the place looks really nice. The staff, sobrang bait nila. And this is a great place for you to start, you know, beach camping. Well, you've already heard lots, most likely, yung sa Edna's, Aurora's Cottages. Pero since kasi galing kami sa Bicol, galing kami sa Legazpi, at again, padadaan na naman tong lugar na do. And it's a chance for us to be able to rest. Kasi from Legazpi, it's around 8 hours or 7 hours, 7-hour trip. Yun. We rented a room here kasi ang car camping nila is only Mondays through Thursdays. So, Friday to Sunday dapat, well, technically dapat puro tent lang yun nandito. So, yeah, but pero nakiusap naman kami na since Sunday, nag-uwian naman na yung mga nag-camping dito. Pinayagan naman kami to car camp here, pero technically picnic lang. Kasi we still opted to get a room, to stay in one of their rooms. Kasi medyo pagod kami Hagardo versus, so if you're gonna have to set up yung tent and all that jazz, parang feeling ko baka himatayin na si sir. Ayan, ang layo na ng tingin ni sir. Pinag-iisipan na talaga niya yung mga desisyon niya sa buhay, including marrying me. Charis! So, yeah. Okay. So, let's go to yung review ng campsite. I don't think na sobrang lawak nitong area na to, or baka may mga area pa dun sa dulo na hindi ko pa nade-discover. Pero when it comes to car camping, siguro hindi ganun ka-super dami ang pwede. Parang feeling ko a little crowded pag sinobrahan na, tsaka hindi lahat makakakuha ng view, ganyan. Pero this is what the beach looks like. Dito sa area na to namin, may mga padamo-damo pa dyan. Pero banda rito, ito na yung ano, yung sand. So, as you can see, hindi masyadong ano, kaaya-aya ang itsura ng beach nila today. Kasi nga, rainy, cloudy, ang lakas ng waves. Sinan nyo naman yun, ang kulay niya. Parang nasa horror movie kayo. Alam mo yung isa kayo sa mga pwedeng madeds kapag lumusong kayo dyan. Chariz. So, one thing that we learned about this campsite is that yung papunta dito, yung siguro last few kilometers, medyo hindi naman siya challenging actually, medyo nakakagulat lang. If you would look at yung part ng video na yung papunta namin dito, yung road condition, may mga certain areas na isang single lane lang, tapos parang medyo kakaiba yung ano, yung semento, ganyan. Pero kayang-kaya. And yung last part nung papunta dito na medyo rough road, actually hindi naman super rough road dahil halos lahat nilagyan na ng graba eh. And yung may mga putas-putas na part, nilagyan din nila ng graba. And I will be posting yung rates ng, kasi yung Kade Beach Hut na to, may bayad yan. So, I will be posting yung rates ng car camping fees, their rooms, if you'd like to take advantage of their air-conditioned rooms. Kasi syempre, hindi naman lahat accustomed to camping, diba? So, pag may gusto kong isama na ayaw, hindi bet mag-camping, pero bet mag-beach, diba? Magkakasundo kayo. Yun lang. Ang mga junakises ko, tulog lang, as usual. Ayan. So, ito. May konting bakas ng diatomaceous earth. Nagugulahan ako kung paano siya gamitin. Kasi nagugulahan ako sa itsura niya. Nasa-stress ako sa fact na kulay puti yung nagiging kulay puti yung damo or yung area, kasi ang laki ng medyo malaki yung material, yung composition niya na hindi siya nadudurog basa-basa. Anyway, we got good information from one of the videos that we watched on YouTube. We want to thank, please follow, subscribe, share, and connectors, basta yun. So, one thing na na-mention ata, hindi ko maalala kung sa Car Camping Philippines na comment section or sa YouTube video, would be, may mga, medyo malanggam sa Isla Chica. Pagpasok pa lang namin sa room namin, although it was super squeaky clean talaga, malinis na malinis, and pagpasok mo talagang amoy cleaning solution. Malinis talaga siya, in fairness, malinis ang CR, malinis ang shower room, ang kwarto, lahat-lahat. Pero after a few minutes, may nakikita ka mga gumagapang-gapang na mga ano, na mga langgam sa walls. Hindi naman entire bahay, but still. So makikita mo. So doon pa lang alerto na agad. And one thing na napansin din, and one thing din na na-mention is that yung langgam is more evident pagdating dito sa may unahan.
And actually, totoo nga, sa true. Kasi, napansin ko lang yung mga langgam banda dito sa area na to. Dito sa area na to, yan, dyan. So, medyo malapit-lapit siya sa, yan, sa beachfront na talaga. Pero mula dito sa setup namin and up until doon sa may barbecuehan ni Chino. Barbecuehan ni Chino. Banda doon, wala kami masyado nakikitang langgam. So, mukhang dito, yan. So, kaya naman, sina Chewy, sina Penny, in-spray-sprayan namin sila ng ano, ng ants spray namin sa katawan nila, especially sa ano, sa legs nila and sa tummy area. So, ito, kung gusto niyo, ang composition nito is mineral water, tapos mga young living oils, yung lavender, peppermint, lemon, citronella, kasi yun yung mga ano, pinagsama-sama ko na lang silang lahat kasi it works to repel ants, mosquitoes, insects, ganyan. Lahat ng mga nabanggit ko, ano siya, ayaw siya ng mga insekto. Minsan pinagsaspray ko to sa ano, sa kapagkainan, o diba? Friendly siyang ipang spray sa kapagkainan. Hindi siya katulad ng bio na chemical talaga siya. So kapag may mga pagkapangkain ka siya, you can spray away. Siyempre, ang ating dalawang senior, walang malay na naman, walang pakialam sa buong mundo. Baby, tingnan mo si Inday, tsaka si Kimmy. Puwet-to-puwet. Senior, puwet-to-puwet. One more thing. Madaming asosasyon dito. Hindi ko lang sila nakikita ngayon, pero ang daming asosasyon dito. Lahat naman sila friendly, actually. Pero kung may mga dala kayong mga... may mga dala kayong sarili niyong asosasyon, posibleng medyo ma-startle din sila kasi curious yung mga local asosasyon dito. So, syempre, lalapit-lapit sila. Aamoy-amoy, ganyan. Pero actually, if you would see yung clips na nina Chewy and yung mga local asosasyon dito, it was one of the few times na sina Chewy and Penny ay hindi on protect mode. Yung parang yung hindi yung nang aaway at nang aano, nang tataboy. Parang these dogs seem friendly. These fur babies seem friendly. So yeah, yun lang masasabi ko. Tapos babanggitin ko rin lang pala, ang daming langaw. Nag-spray-spray. Kakasabi ko lang na, it works to repel insects. Pero ito, pag sa-spray mo sa kanya, alis siya. Pero mamaya-maya babalik din naman siya. After a few minutes, ganun. And one more thing, nabasagan pala kami ng itlog, kaya napalaba ako nang wala sa oras. Sino naman yan? Oh, rar. At hinugasan ko lahat ng yun ang wala sa oras. Ano ba yun? So, yun lang. Enjoy itong short clip ng walang kuda. Okay, tama na. Ayan si Habibi. So, ready na ang kanyang pang-ihaw. Medyo maaga-aga si Sir today. Best in Saing Award goes to... Chewies! Diba? Saing with a view. Inday. Inday. Early dinner. Ano pa ba? And, syempre, perfect ang sinaing ko. Proud ako dyan. Proud na proud sa sinaing si sir. Okay. Kahit medyo malakas na ang hangin, lumalaban pa rin po ang mga kalangawan. At hindi po ang pinaglalaban nila. Hindi po effective sa kanilang bug spray ko. Pinagmalaki ko mabanding kanina. Ba yan? Sometimes napapahiya ka talaga eh. Gotta accept it. May tutuhugin po tayo tonight. Cherries.
Ito, Kawayan, di ba? Chewy, Tani. Mga nakatali kasi naghahabol ng palaka. Cebu. Hello. Quick interview. How do you like beach camping? Sarap mahangin. Tsaka ibang view. Mas maganda rin kasi may ano eh, body of water. Pare at water. Maganda nga iba naman. Hindi lang puro mahangin. Lalo kung maganda yung shore at yung tubig. Mali na pwede mag-swimming. Sarap kasi yung magagawa. Masarap mag-bonfire kasi beach. Tapos yung sound ng waves. Sarap tumambay. Are we gonna go beach camping again? Oh. Oo daw. Pero next time, i-make sure na namin na mas okay-okay yung weather para swimmable yung beach. Kasi ngayon, since cloudy and rainy, yung beach medyo mukhang ano, nakakatakot. Pang horror movie. Parang kulay brown. And malakas yung waves. Parang yung nangangain ng ano, nilalang. Ayun, lakas ng hangin. Mahigpit ba yung ano, yung tali? Parang lumalakas na yung hangin, baby, oh. Chokot. Say, awning. Ayan. So, lumakas lalo yung hangin ngayong gabi. Kaya naka-jackamy. Ano yun? A few inches later. Ayun na nga. Sobrang lakas ng hangin. Kinailangan na namin ay ano, itiklop ang pa-awning namin. Si Chino, tinitingnan niya pa kanina hanggang gano'ng kalakas ng hangin pa eh. Basta may nag-parachute effect na siya. Parang lumobo na ng konti yung awning papaangat. Parang, ayun na nga. Nag-panic kami ni Sir. Dali-dali, pinano na yung ano, ni-roll up na yung awning. Nakasyokot. Yun naman ang ano eh, ang disadvantage ng awning syempre. Well, only disadvantage niya. Hindi siya pwedeng gamitin in strong winds, super strong winds. Nakalagay din naman sa ano, sa eto, 30 kilometers per hour na wind gusts. Kaya pag naka-awning, pag sa beach, medyo alanganin. O ewan ko if anyone else has ever tried doing this kind of setup sa beach na malakas yung hangin. Medyo nakakasyokot talaga. Okay, libot ulit tayo before going. At may welcoming committee na naman po tayo. Huh? Finally, nagising na si Sir and nag-load na ng mga kagamitan. Yeah. Pawisan. Yes. Kaya may ano, may pa-drinks naman si Sir. Hello. May tour guide tayo na oo. Nalika dito. So, yan. We're gonna visit the beach again. So, hello. Yes. Papet. Mabait na mga, mababait ang mga doggy woggies dito, but they are a lot. So if you're gonna bring your fur babies, just be cautious and ano, just know na maraming ibang aso. So kung they react badly towards or if they're not used to other dogs, then this is one thing that you might want to, you know, consider. You know. Inspeksyonin lang po natin ang beach area. Medyo malakas pa rin siya. Ayan si Sir. May dala-dalang drink at may dala-dalang ashtray. So ito,
Ito ang beach nila. Sa ngayon, malakas pa ang alon. Tcharam! Yay! Ang sarap! Wow! Malakas pa ang tubig. Dagi-wagi! Look at you, you're so cute. Hi! Yan! Pebu! Another seat. Okay, so hindi ko na maalala kung nagawa ko na ba to ever, pero mag-ano tayo? Car trunk reveal. We spent more than a week traveling, almost one week sa Bicol, Legazpi. And we have 4 dogs and kami lang dalawa ng asawa ko. So ito ang gamit namin. Yarn. dalawa ang cooler namin. Isang ice chest na regular lang. Kasi hindi kasi yung drinks, ulam, and yellow. So we have 2 23-liter boxes atat and then 50-liter boxes. And then 2 more 50-liter boxes dun sa likod. And then, 1 more 50-liter box sa likod. And 175, yung pinapatungan niya. So, ito yung water dispenser na dala namin. Panligo. And ito yung mga lanterns. Ito yung tent. Yan, yun yung mga camper field. Some of the tabletops are already there. Tapos, itong stroller na maliit. Parang yung basic stroller lang, dinala namin kasi hindi namin alam kung mag-iigib kami from a distance. So, dinala namin siya. Tapos ito, yung bagong nature hike na bed, yung self-inflating mattress na recommended, syempre, ni Camping Buddy. And sobrang tried and tested naman. Ang sarap ng tulog namin dyan. And then, sa ilalim niyan, kita pa ba? Yan, ano yan? 75-liter box na. Tapos ito, syempre, nag-work from home si Sir during the time that we were here. So, ito ang monitor niya. Ito ang stand nun. Tapos, may mga nakasiksik pa yun sa gilid-gilid. Mamaya papakita ko sa inyo. So, yan ang trunk namin for an entire week. Entire week's worth of traveling and camping in La Mierdaing. And syempre, kasama namin yung apat naming Junakises. So, sila sa second row. Chewy, no? Stay lang. Ay, no. Stay lang na sa kabila. Inside, Chewy, inside, ayan. So, we have them set up in a way na parang meron silang dalawang bed na, dinala namin yung dalawang Bark and Spark na bed nila. May pa-plug. Meron silang dalawang bed dito. So, kasya ang dalawa sa isang, well, siksikan, cuddling, they're canoodling. Diyan. Katulad na ito, si Chewy. Cuddle sila ni Inday diyan. So, yan ang situation ng mga 4 babies. And here, punuan din dito. Ito yung cooler, ito yung mga laptop gadgets bag, mga laptops. Doggy bag, yung mga basta kailangan mabilis lang. Doggy bag and some baon. Mga sandwich, ganyan. Sa ilalim, merong, yung maliit namin na water dispenser and andun din yung power station na pinayaram sa amin ng aming camp buddy as well. Tapos, ito yung kasama sa tento yung poles. Ito yung tripod. So, technically, may mahisiksik pa dito pakaunti-kaunti. Ganyan. Kasi puro mga boxes yung nasa loob. So, nasa kabilang side naman yung mga puro mga upuan. Nadalaw tayo dyan. Penny! Ayan. Tapos, sa unahan,
medyo decent naman yung sa unahan kasi kaila, since 12-hour drive, kailangan medyo enough naman yung space para sa aming dalawa. So, yan. Wala masyadong gamit dito sa harap. Naman tayo sa kabila. Ayan. Chewy. Ay, dito mo si Inday. Ayan. So, ito. Si Chewy, si Penny, si Inday. Si Inday, nakatalikod, syempre. May talent pay kasi yan. Pag humarap yan, may bayad agad treats. Ay! Inday! Inday! Ayaw humarap. Okay, sige. So, syempre, dala din namin yung mga kalaroan nila. Ganyan, para medyo busy sila habang nagdo-drive kami. Ito yung upuan. May mga nasisiksik pa ditong konti. Yung shower tent namin, nabili namin sa Ace Hardware. Yung towel nila. Towel, doggy towel. Kasi kung sakaling basa o kung ano man mangyari, basta may pang towel sila. And dito din, may masisiksik pang kaunti. Yan. Nabawas-bawasan na yung mga gamit namin when we upon going home to Manila. Nabawas-bawasan. Sa lagay na ito, nabawasan na siya. Ayan. So we did our best na hindi na maglagay sa itaas kasi medyo natatakot kami na basta, hindi pa kami sanay. So yun, yun lang. The car trunk reveal that nobody asked for. One more thing pala na nalimutan banggitin. Hi, Kimi Bubu! Ito, yung rain jacket namin, dito lang to lagi. Kasi kung sakaling pagdating, umuulan, or kapag bigla umulan, basta dapat madali lang siya makuha. So, yeah. Yun lang! Kimi! Hi, baby girl! Ay, Chewy, oh. Mm. Okay. Busy kasi sa madam mag-video. Ayan. So, ito na. Nalabas na po tayo. Yun na yung palabas. Here. Ayan. Ito uli ang road. Pabalik. Here we go. Dito, naka-smirky-smirk pa rin. Bebo! We are on our way home! Ayan si Maturi, nag-enjoy dyan. Si Penny din. Penny! Whoop! Magandang araw, Fisher Lake. Hey. Yung dalawang pasaway ando no, sa kabila. Nakatali kasi nangahabol ang malok. Bad trip yarn, nakatali. Inday! Tabachoy! Ay, nabilingot pag tabachoy. Eh si Kimi, sino to? Ay, Kimi! 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 Lili mo na yan. Yeah! Baby!